Ang dyan po natin ang pag-uulat, live and direct mula sa impilan ng DWJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. CMN, live, nationwide. Aris Mendoza, magandang araw sa iyo. Aris? Maraming salamat, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Agad na nagsagawa ng relief operation ang lokal na pamahalaan ng General Nakar kahapon. Ito yung matapos manalasa ang bagyong si Cardine. At ito yung isa kay pagtulungan ng GMA Kapuso Foundation at ng lokal ng pamahalaan ng General Nakar. At ito yung sa iba't iba pang mga barangay na pinamumunuan ng Purong Bayan Eliseo Isi-Rosol. Kasama sa pamigay ng food relief ang 1st Infantry Always 1st Battalion ng Philippine Army sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Danilo V. Escandor, makinatuan mula sa General Nakar Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at mga officials. Ang mga nabigyan ng relief mula sa Kapuso Foundation ay mga pamilyang lumikas at naapektuhan ng bagyong si Cardine. Sila ay mula sa mga barangay ng Anuling, Banglos, Katamlingan, Minahan Norte at Barangay Maigang. Ang pagbibigay ay sa pakipagtulungan para sa mga nangangailangan na susi sa maganda at maulad na pamainan at matulungan ang mga apektado ng super typhoon na si Cardine. Ang General Nakar ay isa sa naapektuhan ng naturang bagyo. Sa ulat na tanggap ng Municipal Disaster Reduction and Management Office ng General Nakar, matinding tinamaan ng bagyong si Cardine ang Barangay Umiray na malapit lamang sa Dinggalan Aurora na mahigpit din matinding hinugupit ng naturang bagyo. Sa ngayon, ang lokal na pamahalaan sa pamunuan ng Mayor Isidro Rizal ay magtutungo sa Barangay Umiray upang i-assess ang kalagayan doon. Napaulat na bumagsak ang mga paaralan at maging mga COVID courts sa naturang barangay at maraming mga nasa evacuation centers ang kailangang mapadalhan ng mga tulong o relief na mga pagkain at mga damit. Samantala sa kabilang dako ng ating mga balita ay umaabot naman sa tinatayang 80% hanggang 90% ang kabahayan na nasira sa bayan ng Humalig kasama ang mga beach resorts. Ito'y ayon kay Kagawad Joselito Fulion ng Barangay Talisoy, Humalig, Quezon. Mabuti na lamang at agad nagsagawa ng pagbabandilyo ang mga barangay doon bago pa dumaan ang bagyo upang mapalikas sa mga tao. Kaya naman walang nasaktan o nagbuwis ng buhay sa naturang bayan. Pagamat maraming bahay ang nawasak ng super bagyong Cardine sa bayan ng Humalig, ito ay ayon nga sa pahayag ni Kagawad Fulion sa panayam ng Kasama ng Kalikasan. Ang Humalig Island ay bahagi ng Polillo Group of Islands na kinabibilangan ng mga bayan ng Polillo, Bordeos, Panakulan at Patnanungan na nakaharap sa Dagat Pasipiko na siyang unang tinamaan ng super typhoon na si Cardine. Pangunahing epektado ang mga isla at mga nasa baybayin dagat na mga pamainan sa mga bagyo na pinalalakas ng global warming o climate change. Samantala ay matindi rin ang naging hagupit ng bagyong si Cardine sa mga bayan sa Bordeo, sa mga barangay nito, sa barangay Bonifacio at barangay sa Rizal sa barayan naman ng Panukulan, Quezon. Ang Dinggalan ngayon ay nasa ilalim ng state of calamity at ang mga bayan dito sa norte at sa isla ng Polillo, Quezon. Ating mga balita mula dito sa DWJO Spirit FM Infanta Quezon para sa CMN Pilipinas, Aris Mendoza, nag-uulat. Maraming salamat, Aris Mendoza, live and direct mula naman sa impilan ng DWJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta Quezon. CMN.